Ang bayan ng Bungabon sa probinsya ng Nueva Ecija matatagpuan sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Mahigit 2,000 hectares ng lupa nila rito natatamnan ng sibuyas. Swak raw sa pagtatanim ng sibuyas ang lupa nilang sandy loam o mabuhangin na may kaunting silt at clay. Alam niyo ba mga kapuso na mahigit 60% ng ani ng sibuyas sa buong Pilipinas ay nanggagaling lamang sa isang probinsya? Sa probinsya yan ng Nueva Ecija. At perfect ang aking pagdating dito kasi alam niyo ba na March, April, May, yan ang panahon ng anihan ng sibuyas. Si Elizabeth na 3 dekada nang nagsasaka ng sibuyas, makakasama ko sa pag-aani. So ganito lang po, babasa, bubunutin lang. Bubunutin lang po. Ganda oh. Kailan niyo po ito tinanim? January po. Balita ko, mahirap daw ang buhay ng mga magsasaka ng sibuyas ngayon sa Nueva Ecija. Mahirap po, walang mga kita. Kasi inuod. Saan makikita? Nakain yung laman. Katulad to, maganda yung size, pero pag may kakandang uod, reject na to, hindi na bibili ng buyer to. At saka daw marami daw imported ngayon? Marami. Oo. Magkano na lang daw sibuyas ngayon? 12 po. Kaya 15, hindi pa mabili. Ah, talaga? Grabe, kasi ang nabibili yung imported. Mura kasi yung imported eh. Kaya mga kapuso, kung kayo'y bibili ng sibuyas, piliin ninyo yung Pinoy na sibuyas. Yung dalagang dito para matulong-tulungan naman natin yung mga magsasaka ng Nueva Ecija. Actually, ang sayang mag-harvest ng sibuyas. Ang dali lang niya, hinuhugot lang ng ganun. Yun nga lang, kapag matagal na, masakit sa likod. Sa isang tipak o bloke ng lupa, umaabot ng hanggang 10 sako o katumbas ng halos 300 kilos ng sibuyas ang inaani nila. Hala, naiwan! Hala, ay, naiwan! Okay lang po yun. Kasama talaga sa ano yung may naiiwan. Pagkatapos mabunot yung mga sibuyas, kailangan naman tatanggalin yung kanyang dahon. Pero hindi ba kinakain din to? Hindi po. Eh, ano yung dahon ng sibuyas na kinakain? Pag ano pa lang po, pag itatanim. May 3 klase ng sibuyas na itinatanim ang mga taga-Bungabon. Ang red creole o yung malalaking pulang sibuyas na medyo may konting anghang ang lasa. Ang yellow granex o yung sibuyas na puti na mas mild at manamis-namis ang lasa. At shallots o kung tawagin ng ilan, sibuyas Tagalog. Kilala rin ito sa tawag na tanduyong. At kung lasa naman ang pag-uusapan, hindi ito kasing anghang kumpara sa red creole. Karamihan sa atin ginagamit lang ang sibuyas sa paggisa. Pero alam niyo ba mga kapuso na may isang putahing hindi mo mailuluto kung walang sibuyas? Ito ang beef dish na gumagamit ng sibuyas mula pag-marinate hanggang sa pagluluto na mas pinasasarap ng asim ng kalamansi at alat ng toyo. Ang bistek Tagalog. Si Nanay Carmen matagal na po siyang merong karinderya, tama ba? Tapos isa sa mga specialty ninyo, bistek. Apo. Oo. Una munang imamarinate ang pinalambot na karne ng baka sa toyo, kalamansi, sliced white onions at tinadtad na bawang. Lomo o tenderloin ang karne ng baka na ginamit ni Nanay Carmen. The best daw itong ibistek dahil di hamak na mas malambot ito kumpara sa ibang parte ng baka. Pero kahit anong parte ng karne ng baka, pwede rin daw sa lutong ito. Ang sikreto, kailangan hiwain ng maninipis ang karne para hindi mahirap lutuin. So pakukuluan na natin, yes, ito. Ma'am. Lagyan natin yung konting tubig. Lagyan natin sa kasirola. Pakukuluan natin ng mga 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ba, Nanay? Yes, ma'am. Sige nga po, tingnan natin. Paano niyo po nalaman luto na yan? Malambot na? Yes, ma'am. Malambot na kasi nabibiyak na. Ay, oo, tama. Nabibiyak na siya. Oo. Parang pag tinagalan mo pa ito ng konti, malulusaw na to, ma'am. So, oo. Yung bang alam ninyo na kapag ginanyan ninyo, nabibiyak na siya? Yes, hindi, ma'am, mo na kailangan ng kutsilyo. Oo. Yes, ma'am. Kapag lumambot na ang karne ng baka, hahanguin ito at saka ipiprito.
Pagkatapos maiprito ng bahagya, ibabalik ulit ang karne sa pinaglagaan nito. Lagyan natin ng konting tubig kasi syempre gusto natin na yung beef steak ay may sauce. Oo, may sauce. Eh kanina nung pinakuluan natin siya ng 15 minutes, natuyuan siya, di ba? Tapos konti ng onion rings. Kapag nanuot na ang sauce sa baka, magsandok na ng kanin at titikman na natin ang bungabon version ng bistek Tagalog. Mmm! Lasang-lasa mo yung toyo at saka yung kalamansi. Tapos perfect lang yung sibuyas kasi pag masyado ka nang naaalatan, kakain ka lang ng konting sibuyas, manu-neutralize na niya yung matapang na flavor ng toyo. Okay pala, no? Sinasabing impluensya ng mga Espanyol ang pagluluto ng bistek. Maaaring nagmula raw ito sa Spanish dish na bistek ensabollado na ang salin sa English ay steak with onion. Now, kung makikita mo ang bistek, may Spanish influence. So, kung pupuntahan mo yung mga iba-ibang bansa na na-colonize ng Spain, tulad ng Mexico, ng Peru, ng Colombia, at saka ng Cuba, lahat sila, meron silang tinatawag na bistek. Isa sa pinaka-importanting hakbang sa pagluluto ng maraming putahing Pinoy ang pag-saute o paggigisa. Pati raw ang paggigisa na sibuyas ang isa sa pangunahing sangkap na tutunan natin sa mga Kastila. It gives body to the dish. Hindi pa na-invento ang refrigeration. Natakpan nila ngayon yung flavor ng karne na mga spices. Kasama din ang sibuyas. Kailangan mo ang sibuyas para to balance out yung anggo or yung strong gamey flavor or yung funk ng karne.